Karamihan po na may order sa amin. Isang client, buong bahay. Hello po! Hello! Hello. No, sabi niyo, hindi pa kayo darating. Ayan, kararating lang ni sir. Galing po kayo sa... So, ayan, chillers. Punong-puno yung truck. Ito chillers na sinasabi ko sa inyong bagong bili namin na tela. Oh. Isa pa. Oh. Hindi sila makapaniwala kung ano yung naabot mo na hindi nila ini-expect na kaya mong maabot. Morning, chillers! Biyahe tayo uli ngayon. Alam nyo na yan. Deliver po tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Shout out po kay Mr. and Mrs. De Leon. Ito na yon. Alam nyo, hindi ko pa nga na i-upload yung pag-ocular namin doon. And then, ngayon po yung deliver namin doon. Sasabihin ko na lang din na dito sa vlog na to, dahil bago man lang ito mapanood ni ma'am, andyan na sigurado si sir. At maaaring sabay nilang pinapanood to. Dahil hindi po alam ni ma'am na malapit nang umuwi si sir. Sa amin lang niya sinabi, huwag daw sabihin kay ma'am. At ingat kayo, chillers! Sa mga OFW dyan, yung may mga kamag-anak, pinsan, asawa, kabit, what? Anak, ingat-ingat kayo kasi dumadami yung mga umuwi dito sa Pilipinas na nagpapagawa sa amin na hindi po alam ng kamag-anak nila dito sa Pilipinas na uuwi sila. Uy, ingat kayo! Ayun, so lahat, ang daming surprise. Marami yan eh, sa Batangas, yung sa Nueva Ecija. May pangkasinan nga kami eh. Oo, marami na sinusurprise nila yung mga mahal nila dito sa buhay. Hindi nag-aalam na sila ay uuwi. Ayan. So, kung may mga gawain dyan, yung mga sikreto sa buhay dyan, ingat-ingat kayo. Bigla na lang kayong bulagain dyan. Ano? Real talk lang ako, chillers. Alam naman natin na may mga ganun, diba? Na may mga issue-issue. Diba? Hindi nga lang talaga nalalaman kasi hindi naman sila sikat. Yung mga sikat kasi, nalalaman eh. Let's go! Kasama ko ngayon sila Ashley, tapos si Michael, si Javi. Marami po kami ngayon dahil tatlong bed frame po yung bubuuhin doon. And then, dalawang set na supa. Isang client lang po yan. Kaya nga po, bakbakan talaga kami dahil karamihan po na may order sa amin. Isang client, buong bahay. Let's go! Kumuha ko nga pala ako ng mga t-shirt, apat to. Magbibigay uli ako dun sa mga tao. Kasi yung isa, kupas na yung damit. Apat na peraso to. Tatlong itim, tsaka isang gray. Ayan, so let's go. Si Dalaga ang cameraman ko ngayon. Happy birthday nga pala kay Manong Joe. Birthday niya ngayon. So, hindi ko alam kung uuwi sila ngayon or hindi. Kapag ka hindi, kahit siguro mamaya magkakaroon kami ng salo-salo sa baba. So, dalhin ko na lang din tong powerbank. Dito nga pala, ayan, gumagawa sila kuya dyan. Bali, yan yung pinto nitong cabinet dito sa baba. Matatapos po kaya yan ngayon. So, hindi siya matatapos ngayon. So, let's go, chillers. Banat na naman si Silasing. Cheers. Happy birthday, Manong Joe! Happy birthday! 62 ka na. Touchdown, chillers. Naku, chillers, parang ako yata yung surprise ni sir. Andito na siya pala. Hello po! Hello! No, sabi niyo, hindi pa kayo darating. Sa ano ba? Bilang nga po eh. Alam ko na yan! Alam ko na yan! Surprise, nabi ko na eh. Ayan, kararating lang ni sir. Galing po kayo sa Australia po. Ayun. So, mainit-init pa yan si sir. Huh? Alam niyo na. Magbababa na sila ng gamit. Nadali ako dun ni sir ah. Pero nararamdaman ko na eh. Yung mga paganyan eh. Biglang darating eh. Alam niyo, chillers, yung mga OFW. Mga Italian, alam ko na yan. Andito pa po. Next week pa po ang uwi ko. Hindi pa ako uuwi. Cha-cha-cha-cha. Pero ang totoo, may ticket na. Lalo na sa mga kaibigan ko dyan, mga kakilala ko na OFW. Huwag ako. Mamalayan mo, nagko-comment-comment pa yan sa post mo. Pero ang totoo, andito na sila sa Pilipinas. So, ayan, chillers, punong-puno yung truck ng order ni Sir Reynaldo De Leon. Binangkit talaga yung buong pangalan. Tara, chillers, silipin natin yung nila, paghahakot nila. Yan, ang dami niyan. Yan, mga headboard. Ano po yan? Tatlong bed frame. Tatlong one set na bed. Tsaka two set na sofa.
paliko. Hindi pa pala sila tapos mag-tiles dito. Parehas ng tiles din sa bahay yung ginamit nila. Pero ano to, malaki pala yung sukat nito. 30 by 60 siguro to. Ay, 120 ba? 30 by 120 po yung ginamit na tiles dito. So, hindi pa pala mailalagay yung sofa ngayon. Hindi nyo pa makikita. Anyway, okay lang. At least yung bed frame, makikita nyo. Kasi yung order naman nila na sofa, ano naman to eh. Marami naman na kami ginawang ganito. Pagkakaiba nung isang sofa nila, brown combination ng gray sa ilalim. Oh. White na white. White na white. Yeah. To chillers, yung sinasabi ko sa inyong bagong bili namin na tela na pang bed. Ganda niya, no? Ganda ng texture ng tela niyan. Hindi mainit. Tapos may paprint pa na ganyan, oh. Square, square. Ay, si Sir, oh. Ito, madadala na to sa taas, yung accent chair niya. Yan yung iniisip ko na baka mahirapan. Baka daw po idaan sa terrace, eh. Tingnan natin. Surprise nga kay ma'am yan, eh. Ang alam niya, ang gagamitin namin yung may bilog-bilog. Eh, pagbili namin ng tela, nakakita ako yung gusto niyang kulay. Sabi ko, sakto. Hingi na lang tayo ng picture kay Ma'am Chiller pagka nailagay na nila yung sofa para may insert ko sa dito sa vlog. Kasi hindi pa po maisisat yung mga ano yung mga sofa dahil ginagawa pa. Okay, dugi, dugi, dugi! Ay, kasing kulay po namin yung sofa, Mama. Chinacheck namin kung ano magiging sistema nila pag iniwan namin yung sofa dito kasi sila na magpapasok sa loob eh. Pero kung kaya nung baklasin yung ano, lumabaklas yun eh. Hindi daw. Yan! Sabi ko sa inyo eh. Kailangan lang buntong hininga dyan eh. Ah, diba? So, ganyan din ang gagawin nila chillers pag pinasok na nila yung sofa. Ito, ibaba na lang muna dito. Tatakpan na lang daw muna nila, sir. Lalagyan na lang muna dito. Pati itong ano nila eh, garahe nila, kailangan pa din linisin eh. Kausar ha? Ang galing ng ano ni sir eh. Pasikreto eh. Ako nagigigil eh. Nag-alam kaya si ma'am na uwi si sir? Chismosa. Ganyan po ako paminsan-minsan, nagiging marites po ako. Silipin na natin yung ano, ginagawa din sa taas. Hindi ko na masyadong kinunan chillers kasi ano, baka maumi na kayo. Kaya kukunan ko buo na. Ayun. Ay, parang ayaw akong tumuloy. Parang gusto ko mamaya na. Saka, tinan nyo oh. Nagkakaiba tong ilaw na to. Kasi yung nakikita ko, mga maliliit. Sayang naman, hindi natin mamapakita na bukas. Ganda oh. Nandito na ba yan? Nung pumunta tayo na? Ay, wala pa po. Galing po saan yan? Oh, chillers. Lazada lang oh. Lazada. Screenshot na. Ang ganda. Ganda rin yan sa bilang kuryente. Sabi sa akin ni sir, matagal-tagal pala siya dito. Take note, chillers ha. 4 na taon siyang hindi umuwi. Pero, pag uwi niya. Oh, panis! May bahay! Tapos, may sasakyan pa siya. Bagong labas. Oh, nakakatuwa chillers yung ganyan. Na tumagal man kayo sa ibang bansa, okay lang. At least pag uwi, nakita niyo yung mga pinagpaguran niyo. At magaling din si madam. Kasi kadalasan, alam niyo na, yun nandito sa Pilipinas, gastos doon, gastos dyan. Oh, wala talagang matitira. Ay, na-excite na ako. Pinauna ko na tong kulay pink para may pa-flex ko na sa inyo. Habang binubuo nila yung ibang bed frame. Pero hindi ko muna patatanggal yung plastic chillers kasi puting-puti ang ano niyan, cover niyan. Maglilinis pa sila dito. 6 inches po ang kapal niyan. Woo! Gondo! Ayan! So yan chillers, against the light lang tayo. Ah, wait lang, papatay ko yung ilaw. Patayin natin yung ilaw. Para mas makita nyo. Ay, ganun pa din. So, ayan. Ang kulay po niyan ay pink. Ayan. Pero mas dark po siya kumpara dito sa wall. Para mas ano naman, makontrast. Ayan. And both side po, may drawer yan. Dahil kagaya po na sinasabi ko sa inyo, hindi naman natin alam. Baka ilipat sa ibang bahay yan. At iba yung pwesto. At least, meron na pong drawer sa kabilang side. Same price pa rin naman po kasi yung babayaran ninyo. Kaya, huwag kayong mangialam. Ganun. Tapos, size po niyan ay 44 by 75 inches. Customized po yan. Special size po yung ganyan sa amin. And ang foam naman po niyan ay 6 by 44 by 75 inches. And ang cover po na ginamit yan ay soft German leather. Ganyan na ganyan din po yung cover na ginamit namin sa bed frame namin.
yung ginagamit namin ngayon. Iba lang po ang kulay. Yan. Nakagandahan sa ganito na cover po, pagka nadumihan, talagang ano yan, hindi kasi siya water resistant eh. Talagang tikal at tikal ang dumi dyan. Matuluan man yan ng kung ano, pupunasan lang. Nakaisa na kami. Ganda. So, binubuo naman nila yun din sa kabilang room. Kulay blue naman para dun sa anak ni ma'am na lalaki. So, ayan. Bigyan ko rin kayo na ipakita ko rin sa inyo yung blinds na pinakabit ni ma'am. Ah, nakakatuwa kay ma'am kasi alam niyo yung ano, house lover din siya. Kasi yung blinds, kulay pink din. Tapos dun sa kabilang, kulay blue. Alam niyo yun? Talagang ano, nakaayos. Pati yung ano, yung ilaw, kulay pink din, combination ng white. Kaya nag-decide din ako na white na lang din ilagay na cover ng foam nila. White yung pinto, white yung aircon, white yung kisame, tapos, pink tsaka white. Diba? So, ito, tingnan natin yung ano, yung blind. Ay, oo nga pala, nakatali pa pala chillers. Hindi ko pa may naka-plastic pa chillers kasi as in bago talaga tong bahay. Kaya, hindi ko sa inyo maipapakita yung blind. Wow, naka-pink din ako. Cherry. Ito pala yung ano, dalawang free na unan po sa isang set na bed na ganito. Ayan, yan na ma'am. Ito yung neck. Sabi ni ma'am, blue din daw pala yung ano, yung sa cover. Matatakpan din naman po kasi din yan. Para lang din maganda tingnan pag kahit wala siyang ano, bedsheet. Double cover po lahat ng items. Uy, taray! Diba? Talagang ano, sabi ko, di pwede, kailangan ano. Dapat po kasi chillers, lahat po ng mga cover talaga namin. Isang kulay lang kami, may gray lang talaga. Kaya lang pag ganito kasi, ayoko. Kahit ayaw ng client na ano, na okay lang sa kanila na gray, hindi pwede. Umuulan! Han, umuulan! Sayang, di natin agad ang reaction. May bintana pala dun, di ko napansin eh. Okay, so ayan chiles, tuloy ko na yung pag-vlog kasi may nagkakat ng tali sa baba. Hindi nyo ako maririnig. So ayan yung outcome, yan yung kwarto. Ayan, blue din yung ilaw sa taas na may pa-white. Tapos ayan na siya. Kasi gagaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, kahit pumapayag po yung client na, sige, okay lang, kahit gray na lang din, ginagawa ko po ng paraan niya na magkaroon pa rin ng ano, match na color dun sa bed frame, katulad nito. Ayan, so kulay blue din yung blind. Ayan, pasensya na kayo, chillers, ha? May nagkakat ng tali sa baba, maingay. So ayan, yung outcome. Dalawang drawer din po yan, both side. So, hindi rin namin tatanggalin yung plastic kasi maraming pang lilinisan dito sa bahay nila, ma. Ito tayo sa next room. Ganyan yung gusto nila. Okay, ito naman yung sa master's bedroom. Ayan, chillers. Umiilaw na pala to. Lasa, dag. Iba't ibang kulay yan. Sapa. Sa Lazada daw ni ma'am nabili yan. 18,000 po. Huwag na kayong bumili. Bunsol na kayo. 18,000 pala eh. Akala ko mga 7,000 lang. Cute. Ito naman yung free nung bed na kulay blue para dun sa boy. Lalaki, iisa lang pala yun. Yay! Natuwa si ate. Balik-balik siya dun sa room niya. Ang hirap kaya magganto ng ano ma'am, ng aesthetic ng bahay. Yung dito gray, dun pink, dun blue. Ang hirap kaya, hindi ka tulad ng isa lang. Iisahan na lang yan. Yung cellphone ni Habi, kung saan lang nakalagay, tatabi ko. Nahihirapan ko siya mamaya. Huwag lang magsasalita sa inyo. Okay, so chillers, tapos na. Ilalagay na lang yung foam. Pero punasan muna, kasi may mga alik-alik kabok. Yung ilaw ha, 18,000 yan. Mas mahal yan dyan. 6 inches by 75 inches din po yan. Best seller po sa amin tong anong to. Cover na to. Kaya lang po, ubos na rin to eh. Ayan. Ayan ah. Pwede nang matulog dito mamayang gabi. Ayan. Patitingnan natin kay madam. Doon si sir. Kasi mas maagang gumising ang Mrs. Dito si Mrs. Ito naman po, ma'am. Ano yan? Palihas na ang pinalagyan. So, may free din yan. Tapos yung drawer. Alam niyo na, ma'am. Ang 90s ilabas. Agay dyan naka-white 90s. Wow. So, yan na, chillers. Ang totoo talaga, pag may natapos silang set na ganito, natutuwa ako kasi, ang totoo, nakakaupo ako. So, huwag mo natin tanggalin uli yung plastic nito. Ang size po nito ay 60 by 75 inches. 6 inches po ang kapal. Mabibinyagan na ito mamayang gabi. Pwede naman na sila lumipat eh. At least, di ba? Kami nga, ganun din yung ginawa namin, di ba? Kami nangikigig.
kig-kig pa ang tawag ko sa kanya noon. Na talagang, nako, ay nako. Kaya, shout out po sa lahat ng mga OFW. Laban lang, huwag kayong susuko, iwasan nyo yung kagagastos, at balikan nyo yung mga taong tinulungan kayo bago kayo naging ganito. Hindi naman kasi, basta aangat yung buhay natin kung wala rin suporta yung mga taong nakapaligid sa atin. Hindi nga lang talaga lahat. Kasi yung iba dyan, hanggang marites lang. Wala namang suporta. Kung sino pa ngayong walang ambag sa buhay mo, yung pa yung maraming kuda, yung pa yung maraming napapansin, at yung pa yung naghahangad na sana bumalik ka pababa. Oh, di ba? Alam ko po maraming relate sa inyo sa sinasabi ko na wala, reality na po talaga siguro yun. At hindi lang yun, kapag ka umaangat-angat ka na sa buhay, andyan na yung may maririnig ka na nagbabago na, iba na daw talaga yung nagagawa ng pera sa tao, ganyan-ganyan, bla bla bla. Alam niyo sa totoo lang, sa sitwasyon ko, sa ako, kasi kahit pa paano, alam niyo naman po yan, cheaters, di ba, na kahit paano laki ng pinagbago sa karir ko, kumpara noon. Ako ang masasabi ko, hindi po kami ang nagbabago eh. Hindi mismo yung taong kahit paano nakakaangat ang nagbabago. Nagbabago dyan yung nakapalibot. Kasi hindi sila makapaniwala kung ano yung naabot mo na hindi nila ine-expect na kaya mong maabot. Yun po talaga yung reality. Kung napapansin nyo na parang hindi na lang kami pumapatol o yung kung sino mang tao na mas nakakaangat sa akin. Kasi mas pinipili na lang namin na tumahimik kaysa makipagtalo. Mas pinipili na lang namin na mag-focus kami sa goal namin kaysa makipag-away o makipagparinigan dyan, ganyan-ganyan. Alam yun, kasi pagka-busy ka na talaga, hindi mo na rin papansinin yung mga ganyang marites, yung mga ganyang halimaw sa palibot. Hindi mo na rin iisipin yan eh. Kumbaga, ako, sa career ko, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga client ko. Ang babait nyo kasi, alam nyo yun. Siguro pinalano ni Lord na, ay, hindi ko to pwedeng bigyan ng masungit na client si Lassinches kasi papatol to. Char, hindi naman. Ikita nyo naman po na talagang inaayos namin. Iharam ko muna to sa chan ko. Nahihirapan akong iliit. Ikita nyo naman na inaayos namin yung mga gawa namin. Kasi bilang isang OFW din po dati, ay alam ko naman kung gaano talaga kahirap kumita ng pera. At isa ito sa mga kaligayahan ng mga OFW. Alam nyo yung pagtitiis nila sa ibang bansa? Grabe yung feedback nito sa kanila na nakabili sila ng ganito. Ikaw kaya maghugas-hugas ng mga pinggan. Maghugas ng puwet ng amo ninyo o ng alaga ninyo. Kasi iba-iba yan eh. May caregiver, may mason, iba-iba. May tagabuhat ng speaker, umaakit sa mga matataas na trusses. Kayo kaya ang nandun, diba? Kaya kami talaga po chillers, lalo po ako, inaayos talaga namin, inagalingan namin. Ayan, so kagaya nito. Oh, diba? Gusto ko pa magkuda kasi meron pang iaakyat yung accent chair pa. So yun na naman chillers, sa mga gusto pong mag-order sa amin, so ipapakita po ko po sa inyo yung ng full screen yung contact number namin kung paano kayo pwedeng umorder. Dan, dan, dan. Music ko, no? Yan. Diyan po kayo order. Andyan po yung aking contact number, lahat-lahat. Tingnan naman natin yung accent chair naman nila, ma'am. Ganda, di ba? Siyempre, pagka-aakyat tayo, laging ganun eh. Oh. Ito ang kawawa dyan, side na yan eh. Kaya lagi ang Yes. Pero balik-taran mo siya mag-aakyat. Oh, yes po. Pinaligyan ko rin dun sa kabila. Kadalasan kasi sa client namin, isang side lang. Isang side lang kasi nandun. Sabi ko, paano kung lumipat kayo? O ilipat. Oo. Kaya sabi ko, lagyan na lang din sa kabila. Hindi naman nangingialam yung kabila eh. Kaya sabi ko, lagyan na lang din. Pwede nyo naman po yung iharap dito kung gusto nyo. Pero yun ang magandang pwesto para maluwag kayo dito. May side table pa rito. Say table, cabinet, opo. So next naman natin, shearers, yung accent chair. Saan ito idadaan? Ika! Kinakabit lang nila yung mga paa. Ayan. Lalagay muna na ng paa lahat yung chiller, saka dito i-stack. Ang ganda ng combination, ano? Brown, saka gray. Kadalasan kasi light gray, saka dark gray. Ilaw ng tahanan. Baligtad yung dalawa, nandiyan kayo sa baba. Dapat yung isa kayo. Kasi kayo yung main. Oh. Yeah. Okay, akyat.
Pwede kayong mautot, huwag lang kayong matamaan. Okay, yan na sealers, yung accent share dito sa taas. Ayan, so sinamahan namin niya ng free na dalawang mini ottoman para magpapalidis ang kuko si madam, magpapamassage, ayan, may patungan. May uupuan yung massage therapist, tapos, or ang tawag din, pedicurist. So may free yan. Ang kulay, parang may pagka rose gold yan, sealers. So i-insert ko na lang po yan sa vlog kapag ka nailagay na yan nila, ma'am. Saka ni sir, hiningan ko sila ng picture kasi hindi nga natin pwedeng buksan yan dahil nga po, naglilinis pa sila dito sa bahay nila. Bale 6 inches po ang kapal niyan. Double cover din po yan. At may mga free po yan na true pillows. Lahat po ng items may free. Ayan. Ganda. Tapos alam nyo, chiller si sir. Ayan. Kakukuha lang nung sasakyan niya. Oh, diba? Tuwa ako, chiller, sa mga ganyan na binavlog ko yung mga bahay ng OFW. Tapos umuwi dito sa Pilipinas na ang ayos-ayos ng bahay. Alam mo yung, yan, ganyan. Kaya nga ka nga umalis eh. Kaya ka nga naging OFW eh. Kasi yan talaga yung dahilan. Lupa, bahay, business, sasakyan, pag-aral yung mga anak, mga maayos sa eskwelahan, o makakain ng masasarap na pagkain, o pag-uwi ng Pilipinas, ang asawa, bundat. Char! Joke lang. Natutuwa ako. Chillers, 12:30 na po ng tanghali. So, nagiyan na lang din si sir na kumain na lang kami lahat sa labas. Kasama yung pamilya niya. Treat-treat na to. Magpapakibot pa ba ako? So, chillers, sinahanap na ni Javi yung ano, cellphone niya. Saan ko sinilalagay? Lagi yung naiiwan sa mga deliver namin. Parasakit ang ulo niya. Kakain kami, chillers! Kasama sila, ma'am. Sige po, kayo po. Kung okay lang ba sa inyo, pwede rin naman sa turo-turo lang. Kayo po, bahala. Kahit saan po, ma'am, pwede po kami. Eh, hindi mo kami maate. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi mapapakipot. Dito tayo ngayon sa McDo. Kaso ang parking ni Asay. Nagawanap si Asay ng pwesto. Ah, doon na siya. O, doon daw tayo. Dito na lang tayo. Medyo na yun. Talo-talo na yan, chillers. Oh. Ay! Dahan pala yan! Ito, baka hindi naman yata ito ginagamit mga sakyan at dito kami mayroon pala. Kaya si sir, oh, maalalay. Oh, kayo na ako kamahal ang mga client ko. Oh, ano? Kaya huwag niyong isipin na wala nagmamahal sa inyo. Meron niya at meron yan. Mag-drama, dumunyo ka! Paminsan-minsan po talaga kailangan natin tumulong sa kapwa natin para po may makainan kayo. Yan ang bagong crew ko. Dito po! Wow! Oh, putay ba to? May paikot! Dami yung ano, arte! Oh, oh. May face mask pa nahalo yun. Oh. So, ando pala sila, ma'am, sa kabila. Dami yung hinahalo. Pakiayos po, sir, ha. Marami pong kumain kanina dyan. Oh. Pero magkano sa alam ito, pre, ha? Pati umiiyak ka na naman. Naiiyak na po yan. Ang tagal kasi, nasa 20 minutes na kami naghihintay. Kaya po ako makuha ng food. Kailangan niya mag-usa. Alam niyo ba, sa dyan-dyan na lahat yung nagkakos ng pagkain namin. Kasi ang tagal.